Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa 90 days na extension na ibigay ng gobyerno para sa SIM card registration. And at the same time, i-share ko na rin ang dalawa kong kakilala, kaibigan, na nawala ng napakalaking amount ng pera dahil sa mga scammers. So, unahin natin yung extension ng SIM card registration. Yung kaibigan ko, si Chris Torres, nagpadala sa akin ng Artea post ng Philippine Star. Sabay comment niya nga, ay, nako, Sir Jen, sabi niya, kung ako lang, ayaw ko na sanang ma-extend. Kasi, binibigyan na naman nila ng pagkakataon yung mga scammers na maka-scam for another 90 days. Which is very, very true. So, pinasa ko yung comments doon sa post ng Philippine Star, ano, sa extensionist. Ang daming natutuwa, yung parang natutuwa na ano, sarcastic na tuwa. Only in the Philippines. Grabe. Kung ako lang ang tatanungin, kung ako ang presidente, ako ang masunod, no more extension. Kasi, ang tagal na, ilang buwan na yan na sinasaba pa-register. Ako, nagpa-register ako kagad. Narinig ko na lang sa mga balita, I think mga more than 80 million na users ng SIM card nag-register na. Kakaunti naman lang yung hindi naka-register. Around 10 to 15 million, kaunti na lang eh. Eh bakit pa extend? To me, it's good for the general public itong SIM card registration. Although may mga ilan-ilan yung nag-petition sa Supreme Court na i-declare na unconstitutional itong SIM card registration law. But I think hindi pinagbigyan ng ano ng Supreme Court. So, there's too much democracy sa ating bansa na bakit ayaw nilang mag-register? Eh, ang karami naka-register na. Anyway, yung ayaw mag-register, ang marami niyan, yun na yung mga scammers. May mga ilan-ilan din na hindi nagre-register, yung either hindi alam kung paano mag-register. Kasi ako, hindi ko rin alam yung gagawin. Nagpatulong lang ako sa aking pamangkin na marunong. Hindi naka-register ako. Eh lang, yung hindi talaga marunong, kung walang magturo, eh yun. I believe kakaunti lang itong hindi marunong. Ang mas marami nito yung mga nanluloko. Okay, ito, bago lang ako naka-receive ng text message. 0910-517-5829. Ang sinasabi niya, congrats, your phone number has won $500,000 from the NBA annual year anniversary 2023. To claim, send your name, age, address, phone number to nbamega29@gmail.com. So, napaka-tempting. $500,000. Sino ba naman ang ayaw ng $500,000. So yung hindi nag-iisip, yung nangangailangan ng pera, ipadala ka agad, name, age, address, phone number. Pag nag-respond ka nito, I believe may susunod na naman yan na hihingin. Baka mapunta na yan sa bank account number. Yun na yun. So, ang daming mga scammers naglipa na ngayon. Kaya, ang intent ng SIM registration law is to stop these scammers. Eh, bakit na-extend na naman? Again, only in the Philippines. Anyway, punta na tayo sa dalawa kong kakilala na na-scam. Pamangkin ko yung isa, mga last month,
Nag-message siya sa akin, "Uncle, pwede bang tumawag?" Sabi niya. Nasa La Union itong pamangkin ko. Tapos nung tinawagan niya ako, "Ako, para akong nanlulo mo. Kasi more than 500,000 yung nawala. May kaya rin sa buhay. 500,000, more than. Yun lang, ganito, may nag-text sa, yes, may nag-text, hindi niya masyadong naisip na ibigay niya yung bank details niya. Ano ba yung banko niya? Naibigay. The following day, wala na. Ubos na yung laman ng kanyang bank account. Kaya tumawag siya sa akin, nagpapatulong sa NBI. Kasi nagreklamo na siya sa NBI, kailangan NBI naman. Sige lang. Parang hindi siya satisfied. Nagpapatulong sa akin, nagkataon na wala akong kakilala sa NBI. Kaya awang-awa ako doon sa aking pamangkin. Last month lang yun. Okay, kahapon, yung isa kong masugid na subscriber, si Eudora, nagpadala sa akin ng YouTube video tungkol sa biktima ng scammer pa rin. Vlogger! Best friend ko pa naman na vlogger! Kawawa! Yung pera niya, itong vlogger nito, yung pera niya sa bangko na tinitipid, ano, para lang pambili ng gamot sa kanyang inahan na may sakit. Bigla, lahat nawala. Ito, video ito. Nawala. Bakit? Yan lang. Nag-text yung scammer na may problema ang BDO account mo. You need to update. So may hinihingi ng mga details. Hindi nag-isip itong vlogger nito. Sa dami siguro ng iniisip. Sinid niya yung na parang nag-update ba siya? Nag-text back siya sa scammer. Nako, after that, nung naibigay niya yung kanyang bank details, pagtingin niya sa kanyang bank account, wala na, ubos. Kawawa. By the way, umiinom ako ng ano ito? Cetron tea ginger, parang ganun. Basta mixture of honey, citron, and ginger. Ang sarap. So, nawala. Vlogger pa naman ito. Gusto niyong makilala, sino tong vlogger? Walang iba kundi si attorney na naging engineer, Toto Causing. Awang-awa ako sa kanya dahil yung vlog niya, nandun siya sa hospital. Sa hospital bed ng kanyang may sakit na nanay. Wala na yung pambili ng gamot para sa kanyang nanay na kulimbas ng mga scammer. Anyway, so I don't know. Sana within these 90 days, mag-ingat na po tayo kasi sasamantalay nito para bang last 90 days nating mga scammer, paspasan nating mga scam. Huwag na po tayong padadala sa ganito. Ako, muntik-muntikan ako. May mga ganyan. Update. Muntikun ko nang ibigay yung aking mga bank details. Kaya lang, napaisip ako at mayroong parang boses na wag. Hindi ako nagbigay. So ngayon, basta nakakatanggap ako ng ganito na message yung nananalo, lalo na kung malaking pera, sinasagot ko na lang. Sabi ko, walang maluloko kung walang ano. Yeah. Hindi, basta hindi mo ako maluloko, parang ganoon. Tapos sinasagot ka, ang Diyos alam niya ang lahat na ginagawa natin. Balang araw haharap ka sa hukuman ng Diyos. Winawarningan ko na. So, ganyan po. Ang dami nang naglipa na ng mga masasamang tao. Dahil ang Diyos nila pera. Wala silang takot sa Diyos. Akala nila ang buhay nila ngayon lang itong mundo ito. But they are so wrong. Ang buhay natin ay temporary lang sa mundo. Mayroon po tayong mas magandang buhay.
Sana ang buhay na yon, yung buhay kasama ang Diyos sa langit. Kailangan natin tumalikod sa ating mga kasalanan. I-surrender ang ating mga buhay sa Diyos at maniwala sa gospel ng Panginoon, yung namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para patawarin ang ating makasalanan. Ang hinintay lang ng Panginoon is aminin na tayo makasalanan at isurrender ang buhay natin sa Kanya. There will be a better life on earth na wala ng scammer. See you for next video.